Ang buhay ay punong-puno ng kawalan ng katiyakan, lalong-lalo na sa panahong to. Bagaman maraming bagay ang hindi natin kontrolado, ang tamang kaisipan mo ang susi sa paggaya ng matitinding kalagayan at upang maharap ang ditiyak na mga bagay. Uncertainty is all around us, especially today. Lalong lumala ang problema sa lahat ng bansa dahil sa pandemyang to. Naaapektuhan na ang ekonomiya, ang trabaho, ang mga kita, ang relasyon sa isa't isa, at lalo na ang pisikal at mental na kalusugan. As human beings, we always crave security. We wanna feel safe. Ang takot ang dahilan ng ating pagkabalisa at nawawala na tayo sa direksyon ng ating buhay. Fear can drain us emotionally. Palagi na lang tayong nag-iisip ng negatibo tungkol sa kinabukasan natin. But we're all different in how much uncertainty we can tolerate in life. May ibang tao na gusto pa rin lumaban. May ibang tao na gustong sumuko na lang. Ngunit lahat tayo ay may hangganan. Kaya hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay apektado sa sitwasyong to. Realize this, that no matter how helpless and hopeless you feel, there are steps you can take to better deal with uncontrollable circumstances. Ang bawat matinding sitwasyon ay hindi natin mapipigilan. Hindi natin to kontrolado. It's a natural and unavoidable part of life. Kahit may kontrol tayo sa iilang bagay, pero ang mga pangyayari na naganap sa ating buhay ay hindi natin makukontrol. Isang sakit ang kumalat sa buong mundo at ang buhay ay biglang nagbabago. Biglang naging new normal. May iba na natatamaan ng sakit. May nawawalan ng trabaho. May nag-aalala sa araw-araw na pangangailangan. May nag-aalala sa seguridad ng kanilang pamilya. Nababalisa na tayo sa kahihinatnan ng mundo. Realize this, that worrying can't help to predict the future. Worrying can't control over uncertain times. Worrying is not the solution. Kaya halos lahat hindi na masaya dahil nababalot na sila ng matinding pag-aalala. Chronic worrying can't give us more control over uncontrollable events. Ninanakaw lang nito ang kasiyahan natin. Kaya may limang tips tayong dapat malaman para makontrol natin ang ating sarili. Number 1, mag-focus ka lang sa mga bagay na kontrolado mo. Tandaan mo na ang sakit na to ay hindi natin kontrolado. Hindi natin to ginusto. Gaya ng ibang mga likas na sakuna na hindi natin inaasahan. All of those things remain outside of our control. While we can't control the spread of a virus, we're not totally powerless. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho dahil sa pandemyang to. Ang kawalan ng trabaho ay epekto yan ng pandemyang to. Hindi mo ito kontrolado. Ang kontrolado mo lang ay kung paano ka kumilos para kumita pa rin. Some people became online resellers. Some people find part-time jobs. It's how you react that really matters. Isa pang halimbawa, ang sakit na to ay hindi natin nakikita. Hindi natin to masasabihan na lumayo sa atin kasi hindi natin to kontrolado. But then again, we can control how we react. We can take action by regularly washing our hands, avoiding crowds, and staying at home. All we can control is our attitude and emotional response. Madali lang tayong makapitan ng negatibong pag-iisip kapag palagi lang tayong nakapokus sa sitwasyong to. But I'm not telling you to force yourself to be positive. Pero kapag pinipikay mo ang iyong emosyon, kapag umaas na kang positibo, pero sa kaloob-looban mo ay takot na takot ka na, madaragdagan lang ito ang stress mo. Don't suppress your emotions. Don't deny it. Allowing yourself to experience uncertainty in this way can help you reduce stress. Number 2, challenge your need for certainty. Bagaman ang kawalan ng katiyakan at pagbabago ay hindi maiiwasang mga bahagi ng buhay, we often adopt behaviors that try to cope with the discomfort they can bring. Dahil sa labis na pag-aalala mo sa sitwasyon,
Palagi ka lang humihingi ng katiyakan mula sa iba. Palagi mo lang tinatanong ang mga tao kung tama ba ang pagdidesisyon mo. Naghahanap ka ng impormasyon online. Minsan nga humihingi ka ng payo sa mga experts para lang maibsan ang takot mo. Dahil sa sobrang takot mo sa pangyayari, hindi mo na nakokontrol ang sarili mo. Mas gusto mo pang kontrolin ng ibang tao. You may even try to force people around you to change to make their behavior more predictable for you. Dahil sa sobrang takot, pinupostpone mo na ang mga gawain mo. Kasi takot kang may mangyari sa'yo. Dahil sa sobrang takot, palagi ka lang nag-aabang ng balita para lang masiguro na ayos na ba ang mundo. Paano mo ba ito masusumpo? Dapat mo munang alamin na ang buhay ay pabago-bago at punong-puno ito ng mga di inaasahang pangyayari. But that's not always a bad thing. For every unpleasant surprise, such as a traffic accident or serious medical diagnosis, there are good things that happen out of the blue. Opportunity often arises from the unexpected. The truth is, no matter how much you try to plan and prepare for every possible outcome, life will find a way of surprising you. All striving for certainty really does is fuel worry and anxiety. When you're faced with uncertainty, don't underestimate your ability to cope if it's something bad happen. Number 3, tanggapin mo ang pangyayari. No matter how much you strive to eliminate doubt and volatility from your life, the truth is, you already accept a lot of uncertainty every day. Sa bawat pagtawid mo, tinanggap mo na kung anong maaaring mangyari. Pero naniniwala ka pa rin na hihinto ang sasakyan. Habang kumain ka sa labas, tinanggap mo ang ditiyak na pangyayari. Naniniwala ka na walang hinahalo sa pagkain na yun. Kapag binabalot ka na ng takot at pagkabalisa, mas nahihirapan kang mag-isip ng maayos. Mas lalong mabibigatan ka sa iyong paglalakbay. You need to identify your uncertainty triggers and allow yourself to feel the uncertainty. You don't know what will happen. All you can do is let go and accept the uncertainty as part of life. Then shift your attention. Accepting uncertainty doesn't mean not having a plan. It means you allow it to happen. Life is simply too random and unpredictable. Number 4, mag-focus ka lang sa araw na to. Kaya ka nahihirapan at natatakot dahil nakasentro ang iyong pananaw sa kinabukasan at sa kahapong hindi mo na mababalikan. Mas lalong mawawalan ka ng pag-asa. Mas lalo kang madidepress. One of the surest ways to avoid worrying about the future is to focus on the present moment. Imbis na hinuhulaan mo ang kinabukasan, solusyonan mo muna ang sitwasyon mo ngayon. By being fully connected to the present, you can interrupt the negative assumptions and catastrophic predictions running through your mind. You can learn to purposely focus your attention in the present through mindfulness. Mindfulness can help change your preoccupation with future worries to a stronger appreciation of the present moment. Pinapakalma nito ang iyong kaisipan, pinapababa ang iyong stress, at mas lalo kang patatagin ito. You can start a mindfulness practice by following an audio meditation. Number 5, manage stress and anxiety. Gumalaw ka. Exercise is a natural and effective stress reliever and anti-anxiety treatment. Breathe the fresh air. Listen to the birds singing. Listen to the wave sounds. Pay attention to the sensation of your feet hitting the ground as you walk. Feel the rhythm of your breathing. Pay attention to the feeling of the sun and wind in your skin. Mag-relax ka muna. Matulog ka muna. Pag napupuno ka na ng takot, mahihirapan kang matulog. Kapag kulang ka na sa tulog, madaragdagan ang stress mo. Taking time to relax before bed can help you sleep better at night. Eat healthy foods. It can help maintain your energy levels.